Medyo nakampante ng kunti si Mang Dadoy. Mayroon na din siyang kasama na malalakas din. Natahimik ang kubo. Taimtim na nag-uusal si Mang Dadoy. Buong araw na nagdasal siya at hindi kumakain. Pagsapit ng alas 5 ng hapon, natapos na ang ritual at pagdarasal ni Mang Dadoy. Nagluto siya at kumain. Pagkatapos, inihanda na niya lahat na dalahin. Lahat ng medalyon ay isinuot na niya. At ang kanyang 4 na agimat ay dala-dala na rin niya. Ang agimat ng saging, agimat ng limatok, agimat ng kalabaw, at ang pinakamalakas na agimat na taglay niya, ang agimat ng kampana. Dala na rin niya yung dalawang pinakamalakas na sandata niya. Yung pamalo na kawayan na yung dulo ay gawa sa buntot pagi at ang hawakan ay gawa sa tanso. At yung punyal ni Ezekiel. Mayroon siyang maliit na bag na ang laman ay iba't ibang klase ng buti ng langis at ilang dahon na panggamot kung sakaling kailangan. Mag-alas 7 na nang tawagin na niya yung dalawang duwindi. Inihipan niya yung maliit na kawayan. Ilang sandali lang ay nagpakita agad yung dalawang duwindi na galing sa mga lahi ng duwinding pula. Sabi nung urak, "Handa na kami, kaibigan." Sagot naman ni Mang Dadoy, "Maraming salamat, kaibigang urak at bugon." Suminyas siya sa dalawang alaga niya at nagwika, "Baltik, urak at bugon, tara na. Medyo malayo pa ang pupuntahan natin. Kailangang maaga ay nandoon na tayo para makamanman muna tayo." Yung lugar kasi ng binata ay pang-apat na lungsod galing sa kanila at nakatira ito sa gilid ng bundok. Ilang sandali lang ay umalis na sila. Nagsimula na silang tumakbo. Pabilis ng pabilis, parang hindi na nga sumasayad sa lupa ang kanilang mga paa. Habang yung dalawang alaga naman ni Mang Dadoy ay nakalipad kasabay nila. Dumaan sila sa mga bundok at kakahuyan. Mga isang oras din ang kanilang paglalakbay hanggang sapiti nila ang lugar ng binata. Pero hindi pa sila lumalapit. Mahirap na. Nagmasid-masid muna sa paligid si Mang Dadoy. Pinakiramdaman ang paligid. Sabi niya doon sa dalawang duwindi na si Urak at Bugon, "Kayo na ang bahala doon sa likod. Kami naman dito sa harapan." At mabilis na umalis yung dalawa. Nakikiramdam muna si Mang Dadoy. Inilabas niya yung maliit na librito. Nag-uusal muna siya ng mga buhay na salita. Kailangan niya na maramdaman lahat na nilalang na nakabantay doon sa bahay. At pagkatapos ay nakita na niya lahat na nasa labas at loob ng bahay. Yung nasa labas, may mga ilang sigbin sa puno at bubungan. May nakita din siya na nakaupo sa gilid ng punong mangga. At hindi yung tao. Sinisipat-sipat niya ito ng mabuti. Sa tingin niya, medyo may katangkaran ito sa normal na tao. Medyo malaki ang katawan na kulay itim. Mahahaba ang mga buhok na kulay puti. Nasambit ni Mang Dadoy, "Yawa! Mga aniningaw ito! Isang lahi ng engkanto na nakatira sa mga kagubatan." At may nakita pa siya na isa malapit sa hagdan. Alam ni Mang Dadoy na medyo malakas ang lahi nito
Doon naman sa puno ng mangga ay nakita niya yung limang nilalang na nakabitin habang natutulog. Yun yung nakasagupa ni Bangkil at Tiktik. Habang sa loob naman ng bahay, naramdaman niya ang presensya ng dalawang matanda, yung dalaga at yung bata. Pero yung binata, wala. Naisip ni Mang Dadoy, baka umalis ito. Marahan na lumapit si Mang Dadoy kasama si Baltik, habang ang dalawa niyang alaga ay pinagmamanman niya yung dalawang sigbin na nasa puno ng mansanitas. Dahan-dahan na lumapit sila. Nagkukubli sila sa mga damo at matataas na talahiban. Sa plano ni Mang Dadoy ay kailangan niya na malapitan yung bahay para mas makita at maramdaman niya yung dalawang matanda. Pero hindi pa man nakalapit si Mang Dadoy doon sa bahay ay kumpirmado. Ito nga ang dalawang matanda na nakaaway niya dati na pumatay sa anak niya at pamangkin. Nanariwa ang lahat kay Mang Dadoy. Dumaloy ang galit sa kanyang puso. Ito na ang tamang pagkakataon. Pero kailangan na maging mainahon. Delikado pag naramdaman ito ang presensya nila. Kailangan kasi muna na mabawasan yung mga nilalang na nakabantay sa bahay. Para pag nakalata na yung dalawang matanda, ayun na lang ang problema nila. Isa-isang pinatay ni Mang Dadoy at Baltik ang mga sigbin sa paligid. Ganon din ang ginawa ng dalawang duwende. Pero biglang may matinis na busis ang umaalingaw-ngaw. Galing yon sa dalawang sigbin sa mansanitas. Napansin pala nito ang papalapit na sina Tiktik at Baltik. Akmang susuguri na sana ito ni Mang Dadoy. Pero may biglang nakita sila na anino sa kanilang likuran. Yung isang anininggaw. Mabilis na nagkarga ng dasal si Mang Dadoy sa kanyang kamao. At ubod lakas na sinuntok yung anininggaw. Tumilapon yon sa sobrang lakas. Napansin nga ni Mang Dadoy na parang nabasag yung panga nito. Wala na. Nagising na yung limang parang mga paniki doon sa manggaan. At papasugod na rin sana ito sa direksyon nila Mang Dadoy. Napansin din niya na parang nakatitig sa direksyon nila yung dalawang matanda na nasa loob ng bahay. Matalim ang mga tingin ito. Nang may biglang sumapak kay Mang Dadoy, buti na lang na ilagan niya ito. Si Baltik ay dali-daling sinugod yung tumilapon na niningaw. Bumangon na kasi ito. Habang sina Tiktik at Bangkil ay nakipaglaban na rin doon sa dalawang sigbin. Yung limang paniking tao ay tumigil sa pag-atake. Nakita ni Mang Dadoy na nakatingin ang mga ito doon sa lalaking matanda na nakadungaw na sa bintana. Itinuro nito ang direksyon ng dalawang duwindi. At mabilis na bumulusok ang mga ito papunta kina Urak at Bugon. Napabalik ang tingin ni Mang Dadoy doon sa isang anininggaw. Pasugod na ito sa kanya. Mabilis na nag-uusal si Mang Dadoy at muling ikinarga sa kanyang kamao. Nang sumuntok yung anininggaw, ay pasalubong na sinuntok din niya ito. Natamaan si Mang Dadoy sa panga at tinamaan din yung anininggaw sa tiyan. Kapwa silang tumilapon, pero mas napinsala yung kalaban niya. Hindi niya masyado naramdaman yung suntok ng kalaban. Tumilapon lang siya dala ng impact ng kanyang suntok. Napaluhod yung anininggaw habang humihiyaw ito sa sakit.
habang si Baltic ay patalon-talon na umaatake doon sa isa pang aniningaw. Mahina na ito at kita ni Mang Dadoy na pinaglalaroan na lang ito ni Baltic. Habang ang dalawa niyang alaga ay nagpapatuloy sa pakipaglaban sa kapwa nito si Gbin. Ganon din sina Urak at Bugon. Kahit dalawa lang sila at lima yung kalaban, ay nangibabaw pa rin ang lakas ng mga ito kontra doon sa lima. Tika, apat na lang pala. Nakahandusay na yung isa. Yung dalawang matanda ay nakadungaw lang sa bintana, nakatingin sa kanila. Alam niyang may binabalak ang mga ito. Kailangan na mapatay na nila ang mga kalaban sa labas. Nang nilapitan ni Mang Dado yung nakaluhod na aniningaw, akmang sasapakin na sana niya ito, ay mabilis na hinawakan ang kanyang paa at hinila pa itaas. Natumba si Mang Dadoy. Nabigla siya sa ginawa ng aniningaw at kinubawa na si Mang Dadoy. Yawa! Sabi ni Mang Dadoy na pilit na inaabot ang punyal sa kanyang tagiliran. Malakas yung nilalang na nakakubabaw sa kanya. Nagsambit agad ng mga salitang Latin si Mang Dadoy. Dahil doon, medyo nang hina yung aniningaw. Nakuha na niya yung punyal at ubod lakas na itinarak sa liig nito. Nangingisay ito at namatay. Habang si Baltic ay nakakubabaw pa rin doon sa isang aniningaw, kahit parang patay na ito, walang tigil pa rin si Baltic sa pagkalmot, suntok at sipaan nito. Unti-unting natatalo na rin ni Natiktik at Bangkil yung dalawang Sigbin. Yung dalawang Duwindi naman ay tatlo na lang ang natira doon sa limang kalaban. Nagkatitigan sina Mang Dadoy at yung dalawang matanda. Parang bumabalik yung sandali na naglalaban sila noon. Diba natalo siya ng mga ito? Pero iba na ngayon. Mas malakas na si Mang Dadoy.